2,000 years later. Hi guys, good morning and welcome back to my vlog. Ngayon po eh, mag-sit down vlog tayo. So first time kong gagawin ito at mag-discuss tayo ng napaka-relevant na topic, importante sa buhay natin, lalo po sa mga ka-OFW natin dyan. marami po sa atin ng mga panahon na walang nangyayari sa mundo eh, kumbaga parang wala tayong pakialam, hindi natin naiisip kung ano yung pwede mangyari sa buhay natin kung wala tayong pinag-ipunan. So napaka-importante po talaga mag-invest sa maraming bagay. So yan po ang topic natin ngayon, yan po ang i-discuss natin. Hindi naman po sinasabi ko na eksperto ako rito. Kumbaga, ito lang po yung take ko sa pagkuha ng investments. Hindi ko rin po sinasabi na yung lahat na i-discuss ko sa inyo eh, meron ako lahat. Hindi po. Yun lang po yung tingin ko sa na kailangan natin sa buhay natin. Yung tingin ko na, na importante na meron tayo. So, siguro doon sa listahan po ng mga investments na i-discuss ko sa inyo eh, siguro dalawa rin meron ako. So bali ano po ito eh, mga 7 investments po na masasabi ko. So, dalawa po rin meron na po ako. At kung meron pa po akong mga parting na pera o mga excess na pera, eh, sigurado ipuputak ko rin po sa iba pang investments. So, hindi ko na po patagalin ang sinasabi ko pong mga investments ay marami po sa listahan ko, nasa 7 nga po. Unahin na po natin ang insurance. Napaka-importante po ng insurance, kagaya po ng nangyayari sa panahon ngayon sa buong Pilipinas, sa buong mundo. At reflection po ito ng, ano, ng pagiging OFW natin. So, minsan hindi na po natin naiisip na mag-save o mag-put out ng ganitong amount para sa calamities and all that. Wala po tayong ganun, yung mga ka-OFW. Kasi, o nga naman, monthly meron kayo nasa kita, pero sa panahon dumating na ngayon na wala nakapag-predict na magkakaroon ng pandemya at nahihinto ang ekonomiya, eh, yun po napakalaking factor nitong insurances. So, unahin na po natin dyan yung educational plan po. Actually, yung panganay ko po, meron po ako, actually, meron akong bad experience dito sa education plan po. Dahil nung kinuha ko po yung anak ko ng education plan, 0 AIDS po siya nun. So, nasa Dubai po kami mag-asawa noon. Kinuha kami, may nag-lock sa amin na isang flight steward ng Cathay Pacific, na Pilipina rin. So, ayun, kumuha po kami from 0 AIDS hanggang sa mag-mature yung, ano niya, yung plan niya, yung education plan. Straight 5 years po, nabayaran po namin yung, kasi yun po yung ano eh, yung contract plan eh, 5 years. So nabayaran po namin yun hanggang sa humingi ako ng certificate ng full payment sa head office nila sa Makati. Ito pong education plan na to eh, kinuha ko sa Prudential Life. Napakalaking insurance company po ng araw. Kasi po, kinuha ko to around 1996. Ng education plan naman ako. Pero, sinasabi ko pong bad experience na hindi ko, at least meron po ako nakuha sa kanila. Kasi po, may nangyaring, kung matatandaan yun nung siguro 10 years ago or more than that, nag-crumble po yung ano, yung mga pre-need companies dati. Nag-crumble isa-isa sila, nag-declare ng bankruptcy. Kasi, nagkaroon po dati ng ano eh, ng balita sa news na sunod-sunod ilang araw. Siguro mga 2 days pa lang ng ano, ng laging ganun yung balita sa news na nag-file ng bankruptcy ng itong insurance company. Tapos parang nagsusunod-sunod. So na-alarma po ako noon. Sakto andito po ako sa Pilipinas. So na-alarma ako, sabi ko, oh, fully paid na yun sa ano ko. So, magmamature po sana yung education plan ng anak ko ay 2012. So, magagamit niyo sana. Kasi sakto naman ang pag-graduate ng anak ko noon. So, sakto sa ano niya, sakto sa pag-enter niya ng college, eh, all the while thought na magagamit niya talaga yun. Kasi nakabayad na kami full paid na.
So, yun nga po nangyari, nag-crumble yung print companies ng mga panahon na yan. Nag-stuck sa isip ko na, no? Sabi ko, oh, baka mag-domino effect to, sigurado mag-domino effect. Kasi 2 days na eh. 2 to 3 days na, may mga ganung balita, mga nagkasarado, nagbabankrupt. So, nag-file po ako ng ano, kinancel ko yung, although fully paid na po ako dun sa education plan ng anak ko eh. Nag-file po ako, pumunta po ako sa head office. Kumbaga, inaano ko lang, wini-withdraw ko. So, ayun, pinayagan naman ako, nakakuha po ako ng kahit konti. Kasi yung contract price ng education plan ng anak ko, ayan eh, 160,000 or 170,000. So, ganun po yung contract price niya. At least nakakuha po ako ng kalahati. Nabigyan ako ng 80,000. Tapos, nung pagkakuha ko ng 80,000, mga ilang days, kasama na yung Prudential Life doon sa nag-file ng bankruptcy. Mas mabuti nakakuha ko, yung ibang mga plan holder, eh, wala po nakuha. Nagbo-boycott sila doon sa ano. Ganun po yung scenario nung araw. Na isa-isa, kahit malalaking printed company po nung araw, eh, nagsasarado. Film Life, yan, nag-file sila ng bankruptcy. So, ayun. Pero, parang isolated case lang po yung nangyari ngayon. Kasi nga, nagkaroon ng trend ng pagka-file ng bankruptcy. Pero hindi ko pa rin po yung sinasanta din na napaka-importante nitong education plan. So, kasi nakita na po natin way, way back pa na marami na po nang kagagamit ng education plan. So, ayun. Hindi maganda yung, ano na yun, yung year na yun. Nakalimutan ko na kung anong year. Siguro mga a decade ago, siguro more than that. Yun yung nangyari. Itong mga insurances na to eh, very selfless eh. Selfless insurance. Kumbaga, hindi mo iniisip yung sarili mo eh. Ang iniisip mo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo, sa sino mo na magiging beneficiaryo ng insurance mo. So, yun po, selfless insurance. At pangalawa po dyan, kung meron po kayong sasakyan, eh, car insurance. Napaka-importante po. Bakit po? Kasi kung ano mangyari sa inyo sa daan, kung ano mangyari sa naka-insure ng sasakyan nyo, eh, kumbaga, hindi na po kayo sasakit ng ulo ng pagpapagawa ng sasakyan o ano pong mangyayari. Kung wala kayong cash na hawak, sasagutin ng insurance company. So, isa po yung pangalo po yan sa napaka-importante ng insurance. Para sa akin po. Ulitin po natin na disclaimer po, kapag na-date na yung disclaimer ko, na itong dinidiscuss ko sa inyo, eh, ito lang po yung take ko, my personal take sa insurances. Kumbaga, marami tayong iba-iba ng pananaw sa pagkuha ng insurance. Pero yung ito po ay sariling ano ko po, personal take ko ito sa usaping insurance. So, ang susunod po na pinaka-importating insurance para sa akin ay ang medical insurance. Bakit kamo? Ang medical insurance po, tsaka po nga pala, bago po tayo pumasok sa medical insurance. Ang medical insurance nga po pala, ang presyo niya ay depende po sa age ng plan holder. Kung 25 years old ka o 30 years old, eh, iba ang presyo ng medical insurance mo sa matatanda. Kasi nga, matatanda, sakit na, lagi nasa hospital, lagi nasa may check-up. Tsaka yung medical insurance, bukod sa yung price range niya ay depende sa age, depende rin po sa package na kukunin nyo. Yung mga inclusions ng per packages, inclusions meaning kung ano yung kasama, kung meron bang kasamang x-ray, kung meron bang kasamang laboratories, free medicines, ganun po. I think hindi free medicines dito sa Pilipinas. Wala ko pa akong experience na gano'n. May discounts lang sa tingin ko. Kasi sa ibang bansa ko, sa Middle East, yung insurances namin, depende rin sa inclusions, depende rin sa coverage. Nung nagtrabaho ako sa Oman, yung insurance po ng kumpanya namin, eh, COVID lahat. Pati gamot po, bibigyan ka ng isang bag na gamot. Dami. So, yun po, libre. Yung nga po kagandahan dun, eh, doon ko lang na-experience yung gano'n, hindi ko na-experience dito sa Pilipinas. Eh. Kumbaga, wala kang babayaran consultation lang, wala kang babayaran consultation, parang registration lang yung babayaran. Kasi sa Oman,
ang pagpunta ako dun para magpa-check up o ano man, bibigay lang ako ng 1 real para pinaka-registration fee. So yun, lahat na po ng laboratories ko libre, gamot ko libre, wala pa akong babayaran ng COVID po na insurance na yun. So yun po, yung sa medical insurance, napaka-importante po nito, lalo po't higit sa mga kapamilya natin, kung i-insure po natin ng magulang natin, kunan natin medical insurance, lalo po higit ang ating mga nanay at tatay na susceptible sa mga sakit. So kailangan nila yung mga medical insurances na ganito. Para rin po sa atin yun. Kasi in the long run, pagka meron po tayong insurance, ma-hospital man yung mahal natin sa buhay, hindi na po natin iisipin yung gastos. Kasi yung iba, na parang takot po tayo, meron po tayong trauma pagdating sa mga hospital dahil alam po natin napakamahal ng sinil. So just in case na po magkaroon ng ma-hospital yung isa natin kapamilya, lalo po tigit ang ating mga magulang. And mostly yung bill po na mag-generate, sobrang laki. Alam po natin napakamahal ng pagpapa-hospital, napakamahal pagka nagkasakit. So mostly, siguro more than 100,000 ang mga magagastos. Eh nung ano nga lang po eh, nung na-dengue lang yung anak ko eh, dinila ko dito sa Taytay Doctors Hospital. Magkano po na binayaran namin? Almost, siguro nasa 80,000 yung binayaran namin sa hospital. 80,000, less than 100,000. Ang kagandahan ng may medical insurance is magiging covered lahat po yun. Depende nga sa inclusions, depende sa packages. So, napakalaking tulong para sa atin. So, meron na tayong mga ganung insurances. Tapos, ang isa pa pong bukod sa medical insurance, ang na-discuss na po natin ay educational plan, car insurance, medical insurance, at isa pa pong napaka-importante sa insurance ay ang life insurance. Bakit po ba mo? Ito pong life insurance, hindi naman po natin, huwag naman po natin sabihin na may mangyari sa atin. Yun lang po yung ano, just in case magkaroon ng aksidente na wala naman may gusto, magkaroon, kumbaga, just in case mawala tayo sa mundo at naka-insured tayo. Kagaya nga po na sinabi ko na ang ganitong klaseng insurance ay selfless insurance. Magkaroon mo ng hindi magandang mangyari sa buhay natin, at least may makukuha ang maiwan natin sa buhay, ang ating mga anak, ang ating pamilya. So let's say ang life insurance na kinuha mo ay for 10 years. Naghuhulog ano ba naman yung mga insurances na ganito sa life insurance? Siguro pinakamababa ng babayaran mo monthly, let's say 2,000 or let's say 5,000 monthly sa life insurance. Kukunin mo ito for 10 years, babayaran mo siya. Just in case may mangyari sa iyo within that period, magiging covered yung mga anak mo na insurance mo, yung pamilya mo, magiging covered sila noon, so sila yung makakuha ng mag-benefit doon. So at least may makukuha yung pamilya natin, just in case meron mangyari sa ating hindi. Dito sa klaseng, sa life insurance po, let's say wala pong nangyari sa atin sa ano, natapos natin yung plan, yung life insurance natin, natapos ng 10 years na wala nangyari sa atin, ano mangyayari sa atin? Makukuha niyo po ulit yung ano, makukuha, sa pagkakalam ko po, makukuha niyo ulit yung binayad niyo, makukuha niyo siya yung binayad niyo. Kung gusto niyo na may pagpatuloy pa, pwede. No, hindi yata, may nabasa kasi ako na hindi pwede i-extend it. Mag-apply ulit kayo ng panibago. Yung mga gantong klaseng insurances po ay napaka-importante. Hindi po, maraming instances na tayo mga OFW, hindi natin iniisip to eh. O wala nakapagpaliwanag sa atin ng OFW. Na napaka-importante naman yung itong insurances. Kasi nga, yung trabaho na hinahawakan natin, ito, ano na to, big revelation ito sa buhay natin. Nangyaring pandemya, na buong mundo eh, apektado, napatigil ang buong mundo, maraming nawalan ng trabaho. Ako, isang po ako dun sa nagsara yung business ko.
dahil sa pandemya ito. Marami nagsarang small businesses, isinagkakaroon. Kung mayroon po tayong mga hawak ng mga insurances na ganito, at least hindi tayo masyadong worried, hindi tayo masyadong stressed. Kumbaga parang hindi ganun kabigat yung nararamdaman. Kasi nasa isip mo, covered naman yung ganito mo, covered naman yung ganito mo. Ang isipin mo na lang eh yung pang-araw-araw. Kumbaga, at meron ka naman savings din, makabubuti rin. Susunod po natin, kasi nga po, nasabi ko na po ito, na nag-discuss pala natin sa apat. So, ang susunod po natin ay ang tingin ko importante rin, pero hindi ko pa nasusubukan. Ito pong stocks. Na-discuss po sa akin ito ng encourage ako ng pinsan ko dati na nasa Canada na kumukuha siya ng shares sa stock market. Pero sabi ko, wala naman akong hindi ko alam kung paano ang laro. Hindi ko alam kung paano yung gagawin. So, parang hindi ko po sinubukan. Pero, ang kagandahan po sa stocks na ganito, pagka meron mang hindi naman natin necessarily kayo ang gagawa eh. Meron ka mukha ng kung magjo-join kayo sa, eto rin, according sa pinsan ko, sa kanya ko rin lang ito naalaman. kung kilala niyo si Bo Sanchez, si brother Bo Sanchez, doon sa True Rewards Club, pagka nag-join po sa kanila, sila na po ang bahala sa ano, sila na po ang magmamanage. Kumbaga sila magmamanage. Ikaw, ano ka lang, sit back and relax ka lang sa ano, at sila magmamanage ng stocks mo. Sila mag-advise kayo kung, sa iyo kung saan ka bibili ng murang shares, kung ano yung kumpanyang magandang kuna ng shares, sila mag-advise sa inyo. So meron na sila nang gagawa ng lahat. Kumbaga, ikaw na lang yung maglalabas ng pera para bumili ng stocks. Napakaganda po, napakaganda rin in a sense na ano, pero hindi ko siya nasubukan. Parang sabi ko, hindi ko alam kung paano laruin ito eh. Kung kailan tamang bumili o ano. Pero nasabi, kaya nga sabi ko, meron naman mag-manage. Kamukha po, very timely yung ano ngayon sa stocks, itong sa nangyayari sa ABS-CBN. So, bagsak ang ABS-CBN ngayon. So, meaning, nagpalabas sila ng percentage ng stocks nila na binibenta sa ano, sa public. So, let's say, napakamura niyan sigurado. Murang-mura yung stocks ngayon sa ABS-CBN. So, hindi naman yan pang matagalan. Pipick up din naman yan sa darating na panahon. Dahil alam naman natin na very political lang yung nangyayari sa kanila. So, mag-rise up din sila sa ganitong sitwasyon. So, pagka nangyari yun, di kasama yung nabili mong stocks. O, di ba? Let's say, nabili mo yan ng 2 pesos o 3 pesos, yung share na yun. Darating ng araw, siguro, darating ng araw, pag nag-bounce pa kang ABS-CBN, mga nasa 50 na yan, yung share, o kaya 100. O, di ba? Laki ng tubo. Hindi ko lang siya nasubukan at ayoko namang pumasok sa isang investment na hindi ko kamasyado. So yun po, yung stocks ang isang napakaganda rin kung susubukan niya. Tapos ang isa pa pong maganda rin na subukan na, ano, na investment ay itong bonds. Preferred stocks and bonds. Maganda siya in a sense na parang ano lang siya eh. Parang kumbaga, alam naman natin, marami sa atin nakakaalam dun sa time deposit, di ba? Sa time deposit, pag naglagay ka ng certain amount dyan, let's say, naglagay ka ng 500,000, ito time deposit mo yan, hindi mo siya magagalaw. Let's say, 5 years, 10 years, hindi mo siya magagalaw. May papasok sa dividends, oo, pero hindi mo magagalaw yung perang kinuha mo pagkakailangan mo na. Hindi kagaya dito sa bonds, ito sa preferred stocks. Pwede mong kunin yung pera mo. Pwede mo siyang kunin anytime. Magsabi lang kayo sa ano, pagka gipit na gipit kayo, kailangan niyo yung pera. Pwede mo siyang kunin. So kagaya rin ng ano, kagaya rin ng sa time deposit, eh, meron din matatanggap kayong dividends dito sa bonds. Para sumasahod ka rin kumaga. Kumikita yung pera mo din sa ano sa bangko, binabayaran, parang pinapasweldo ka rin ng bangko
inilay sa percentage nga lang kung magkaning depende sa iyo kung magkaning nilagay mo pera. Itong tungkol sa bonds and stocks, eh, pwede kayong pumunta sa mga trusted banks mo. Mukha ng BDO. BDO, ako, mostly naman sa atin ngayon, naka-BDO eh. So, pagka pumunta ka sa kanila, mag-inquire ka regarding preferred stocks and bonds at kung ano yung proseso. So, ipapaliwanag nila sa iyo. Pero hindi ko pa rin siya, kagaya nga sinabi ko, hindi naman lahat ng dinidiscuss ko sa inyo dito, eh, meron ako. Kumbaga, ito lang yung para sa akin na importante at kumbaga relevant sa panahon ngayon. Nasubukan natin. Susubukan ko rin siya pag nagkaroon ako ng ano, isa yun sa mga itong top 7 nga na, ano, na investment ang sa listahan ko eh, na gusto kong ma-attain. Kumbaga, yan ang goal ko, isa sa mga goal ko pagdating sa investments. Tapos, ang pinakahuli pong ano, pinakahuling napaka-importante ay real estate. Bakit ka na? Hindi naman habang buhay eh, gusto natin mangupahan. Kasi ang pinapayaman lang natin, binibigyan natin ng... Kasi wala tayong nabe-benefit sa... Oo nga, natumitira tayo sa isang bahay na inupahan natin. Pero in the long run, bahay ka lang ng bahay. Wala kang nabe-benefit in the end. Kung pwede mo naman siyang kunin ng rent home, ang isang paupahang apartment, in the later stage of your life, and baka pa sa iyo rin yung binabayaran. Parang nag... Para ka lang kumuha ng hulugan na bahay, di ba? So, isa yung real estate sa napaka-importante rin. Ako meron na ako nitong sawa ng Diyos, nakapagpundar kami ng bahay. Isa yan sa ano, isa yan ang sa napaka-importante sa akin. Unang-una kong bagay napaka-importante sa akin yung bahay, real estate. Irarang ko yung ano, irarang ko yung investments na sa listahan ko. E nangunguna itong real estate. Sobrang importante. Mawala na ako ng sasakyan, wala akong mawala ng bahay. Kasi iba yung, ang real estate kasi yung value ng, alam naman natin na lagi nag-appreciate. Hindi natin tinig yung presyo ng real estate, yung bahay. Kumbaga. Lagi nag-appreciate yan. Depende sa lokasyon mo. Kung maganda yung lokasyon mo, prime location, malapit sa ganito, malapit sa lahat. Madaling ibenta, kumbaga. At isa yan sa ano, isa yan sa napakagandang investment. Mabili mo siya ng ganitong presyo, pwede mo siya ibenta ng paggawa mo lang ng pa-renovate mo lang ng konti bago may benta. Let's say nabili mo siya ng 2 million ng isang bahay. Pa-renovate mo ng pagandahin mo lang siya, hindi ka naman gagastos sa 1 million sa renovation. Sa pagpapaganda lang. So, pag hindi mo lang siya, pwede mo na siya benta ng more than that, double. Labal mo siya ng 2 million, benta mo siya ng 4 million, ganun lang. Sigurado naman may bibili at bibili. Lalo't maganda yung lokasyon. So, ayun, yun lang po ang ano, yun lang po ang na-share ko sa inyo. Naisipan ko lang kahapon na, ano, sabi ko parang napapanahon yata yun. Yung mga ganitong topic ha. Parang magandang i-discuss sa vlog na susunod na gagawin ko. Parang gusto ko mag-sip ng vlog. So, na-discuss yung ganitong... Do, hindi naman ako eksperto nga. Kumbaga eh, personal take ko ito sa ano, sa pagdating sa investments. Hindi naman ako, wala naman akong maraming pera dahil normal na mamamay lang tayo. Normal na OFW lang ako. Nagsisikap lang yan. Kaya itong nasa listahan ko eh ano lang kumbaga ito yung para sa akin importante. Hindi na ako mag-iisip na kung ano nung investment. Napakasimple lang itong ginawa ko. Simple lang nilista ko sa importante na meron ako sa insurances. So guys, yun lang po. Nandito lang vlog natin sa araw na to. At sana eh itong discussion na ito natin eh, ano, kumbaga parang enlightenment lang sa mga kababayan kong off-door na hanggat maaga, kung meron tayong extra money, kailangan natin at importante meron tayong
investment. At isa na po pala, isang napaka-importante yung tip na maibibigay ko sa inyo. Kala mo naman, eksperto ako, di ba? Hindi, pero ito pa personal take ko rin. Na kung meron tayong excess money, eh wag natin, ano, wag natin ilagay lahat sa isang basket. Kumbaga, i-diversify natin yung opportunity, i-diversify natin yung chances na kung pwede natin, kung saan natin pwede ilagay. Let's say meron tayong 2 million sa banko. Kasi isipin po natin na ang banko ay nagsasara din. Nag-file din ng bankruptcy yung mga banko. So just in case nang magkaroon ng ganun, let's say nakaipon ka ng malaking halaga, 5 million, 10 million sa banko, eh wag natin ilagay doon lahat kasi delikado rin. Kung pwede natin ihiwa-hiwalay na meron tayo sa mga, ilagay po natin sa insurances, mas maganda. Kasi para sa atin din, kumbaga, you're on the safe side. Dahil alalahan po natin, lagi po natin tatandaan na ang banko nag-file ng bankruptcy, eh naka-insured lang tayo ng 500,000. Naka-insured tayo ng 500,000, so 500,000 lang makukuha natin. Just in case. Pahirapan pa yun, ha? Kasi marami tayong nabalitaan sa news na sa malalayong probinsya na nag-file ng bankruptcy yung banko pero wala silang naka, ano, walang, yung mga depositors walang nakuha. So depende rin. Pero ang according sa BSP po, sa Banko Sentral ng Pilipinas, na naka-insured ang depositors ng 500,000. So kung meron tayong 1 million o 2 million sa banko, eh just in case mag-file ng bankruptcy yung banko, 500 lang makukuha natin. At depende yun sa banko. So, ayun. So, kailangan po natin i-diversify. Hindi ko naman sinasabi na yung pera nyo ilagay nyo sa bahay, delikado rin. Di ba? Mas maganda na sa banko. Pero i-diversify po natin. Huwag natin ilagay sa isang lalagyanan lang. Pwede natin ilagay sa inyong mga insurances, mas maganda. Dahil para sa atin din. So, ayun lang po ang naisi-share ko sa inyo. Dito sa mga nabanggit na insurance na pinag-usapan natin, eh, ito lang po ang meron ako, itong real estate, saka yung education plan nga nakuha ko dati na hindi naman, kumbaga, very isolated case yung nangyari dati. Pero napaka-importante pa rin ang education plan. Kagaya na sinabi ko kanina na ito ay selfless insurance. Hindi para sa atin, hindi para sa sarili natin, kundi para sa pamilya natin. So, yan lang po mga ka-vlog, mga ka-OFW. Sana po eh, may nakuha kayong magandang tips. At sana po paki-like na rin po, share and subscribe itong channel ko. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please balatan niyo po sa akin, subscribe kayo. At magkita-kita po sana tayo sa mga susunod pa. Sa mga susunod ko pang vlogs. Maraming salamat po at magandang umaga.